Sala na mamamahala ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sa araw ng Pentecostes, apat na pagbiyayang ibinibigay ni Kristo muling na buhay. Ipinagkalawag niya ang kapayapaan, ang Espiritu Santo, ang kanyang pagpapatawad at ang kapangyarihan magpatawad sa magkakasala sa atin. Kami ginawa namin ang mga handog na ito upang mapaldal ang simbahan, ang katawan ng Kristo. Sa pamagitan ng Espiritu Santo tayo nagkaroon ng lakas upang itakwil ang kasalanan. Sikapin natin harapin sa Kanya ang Kanyang gabay at lakas habang hinahangin natin ang ating mga kakulangan at mga kasalanan. Panginoong Jesus, dahil sa kaloob ng Espiritu Santo, mapagkakaisa ang isang libutan. Panginoon, awaan mo. Panginoon, awaan mo kami. Panginoong Jesus, sa pamagitan ng Espiritu Santo, binibutan mo ang lakas, ang loob, ang iyong mga alagad. Kristo, awaan mo. Kristo, awaan mo kami. Panginoong Jesus, ang Espiritu Santo ang siyam ng Panginoon na kami ay tunay na mga anak ng Diyos. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihan ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kanya.
Pinamamanan mo ang iyong panataigdig na sambayanan sa ipinahayag mo ngayon sa dakilang kamistahan. Gawin mo ang buong naigdig ay magmuskos ng ganap ng mga kaloob ng Espiritu sa ang bigay mo sa lahat. Para puspusin ang kalooban ng tanan mo ang mabuting balita ay sinimulan ni pangarap. Sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasama lang ang tanan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar at biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy habulot ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na inaroroon na nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na nanihiram noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang buhay na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutupong wika ang narinig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea, at sa Kapadosya, sa Porto, at sa Asia. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto, at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Sirene, at mga nakikipanirahan mula sa Roma, maging mga Hudyo at manaakit sa Judaismo. May mga taga-Kreta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa dami ng iyong likha, sa dami ng
Mga kapatid, hindi masabi ni Juan, Panginoon si Jesus, kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit isa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit isa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit isa lamang ang Diyos na sumasalahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa ay binigyan ng kaloob na maghayag, na sumasa kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa rin ang katawan. Tayong lahat, maging Hudyo, Griego, alipinman o malaya, ay bininyagan sa isang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hali na, Espiritu, sa sinag-buhat sa iyo, kami liwanagan mo. Ama ng maralita, dulot mo'y pagpapala, upang kami mag-usap. Kaibigan at buhay sa amin mananahan, ang tamis ng buong buhay, hinhawang nilalain, linip namin sa init, kapiling sa bawa, luhang banal na ilaw, kami yung silayan, ngayon at araw-araw. Kapag ikanahan, ay walang kaganapan, ang buhay namin
mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Pinagawian ng lingkodin niyo ng mga alagad ay nagkakatibon na kapunit ang mga pinto ng bahay ng kanilang pinagtitibunan dahil sa dagat nila sa mga Hudyo. Tumating sa Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumayin niyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang pagiliran. Tuwang niya ang mga alagad ang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumayin niyo ang kapayapaan kung paano sinugo ako ng Ama, dahil hindi naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sumayin niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo, ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi na pinatawad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Sumayin niyo ang Panginoon. Tayo po ngayon ay sa dahilang kapistahan ng Pentecostes, ang kalimampung araw pagkatapos ng muling pagkabuhay. So, Pente. So, bahagi mo na kung saan, katulad mo sa pasimula ng banal ng pagdiriwang ng Misa, ay pinahayag sa atin ng maling apat na biyaya ng dakilang araw na ito ng kapistahan ng Pentecostes. Anong sabi ng apat na biyaya? Una, kapayapaan. Pangalawa, ang Espiritu Santo. Pangatlo, ang kapatawaran ng kasalanan. Pangapat, ang kapangyarihang magtatawag ng kasalanan. Yan po'y bahagi na narinig natin sa Ebanghelyo. Pero isa lang po yung bibigyan natin mula ng pansin. Yung Espiritu Santo. Kasi sabi nga po natin, noong nakaraang linggo noong umakyat sa Jesus sa langit, ay sabi natin ay mayroon na siyang iniwanan. Anong iniwanan niya? Gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa na may tatlong alintuntunin. Binigyan ninyo sila sa ngalan ng Aba at ng Anak ng Espiritu Santo. Turuan ninyo sila ng lahat ng ipinag-iutos ko sa inyo. At pangatlo, ako'y palaging suma sa inyo hanggang sa huling sandali, hanggang sa wakas ng panahon. So, kaya nga sabi ko sa iyo, paano na sinabi ng Jesus na, I will be with you at the end of time. Eh, nakita mo lang sa Jesus sa panalo. Kasi nga, gawa ng Espiritu Santo. Yung biyaya ng Espiritu Santo. At yun po mo nung bigyan namin ang pansin. Sa apat na biyaya ang dakilang kamistahan na ito. Ang Espiritu Santo. At sa Ebanghelyo ang ating narinig, mula po ang isa na gano'n sabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Katulad po ng pagtanggap ng mga apostol, ito po nasa harapan, medyo maliit lang po yan. Yan po yung image na binasa natin sa unang pagbasa
apostol, sa mga gawa ng mga apostol, na mga apostol kasama si Maria ay tumanggap ng Espiritu Santo. So, kung kayo mo makapunta sa Roma, ay yung sa letter, ganyan din yung nakalagay, mas malaki na naman. Mas yun yung iba yung presentation. At medyo ang kanyang pinagkalalagyan ay brass. So, bahagi yun lang kung saan yung magandang kumatid, no? Ang sabi, tanggapin mo ang Espiritu Santo. Yun yung sabi ni Jesus. Well, tinanggap pa rin natin ang Espiritu Santo. No? Tinanggap pa natin yung kapistahan nito na kung tawagin ang kumatid, ay ang kapistahan ng pagbaba ng Espiritu Santo ay pinapaalala sa atin ng alam. Sa sino mang binyagan ay tumanggap na ng Espiritu Santo. Na nasa atin na ang Espiritu ng Diyos. Yun yung bahagi ng tinanggap natin nung tayo ay binigyan. Kaya yung sinabi, tanggapin mo ang Espiritu Santo ay bahagi mo ng ating pagtugon sa sakramento ng binyag. Doon natin tinanggap ang Espiritu Santo. Kung sabi mo, bakit pinakalala? Pag pinapaalala sa atin na tinanggap natin ang Espiritu Santo, kasi para kasi na nangyari, yung Espiritu Santo, parang mantika. Mantikang matutulog. Nandiyan lang. Pero hindi natin naroon bakit tayo'y nagdadalig. Kinakailangan natin ang paninigid. Kaya mayroon yung image na tinangayap sa pagbaba ng Espiritu Santo rin. Di lang ako. Di lang ako. So, tongues of fire. Kinakailangan na magminas sa ating damdamin ang Espiritu Santo. At yun, dito na natin ay hindi na pag-inunan nyo sa Panginoon. At sa atin, hindi dito na makikita. Well, sabi na natin, yung Espiritu Santo nasa iyo, nasa akin. Pero higit pa mo makikita yung pagkilos ng Espiritu Santo sa atin. Sa pagkilos natin. It's not only in you and me. It is in us. Kaya sa amin ito, nakikita yung pagkilos ng Espiritu Santo sa pagkilos ng simbahan. Yung tao na may birthday ng simbahan. Pero saan kumikilos ang simbahan? Well, meron na tayo tinatawag na universal church. Meron na tayo tinatawag na local church. Kalukarpa ko, ngayon, tayo sa taon ito, nakikinalaga ng CBCP na ang ating pagdiriwan ng year of the Paris na may tayong Communion of Communities. Kasi ito yung local na simbahan. Ito yung kinakailangan ng natin na pag-ibayoy na makita natin yung pagkilos ng Espiritu Santo ay hindi na kumikilos. Magkaroon tayo ng tinatawag na yung sense of a church. Saan ba ang kabilang? Ah, doon ako masigur, saan ako nagsisimba? Pero hindi yung paroko mo. Kumisan niyo, kasi kumisan sa akin. Lalaplano na po yung ating paris, kasi pamita yung ating paris. At the same time nila, kumisan sa akin, saan ka nagsisimba? Doon sa bawal. Doon sa Central Retreat. Doon sa United. Well, wala nang problema yun, no? Kasi nagsisimba lang kayo. No? Pero kung minsan natapag may mga nagsasabi na doon sila magtitingkod, medyo may problema yun. Kasi bakit? Ay wala ka doon yung sense of ibig sabihin, saan ba yung simbahan mo? Ba't ka doon magtitingkod sa katulang simbahan? Well, mali na nalaman kung doon ka nabibilang. No? So, yung pagsimba, kasi kaya kung may sanong kasi, ang sense lang natin ulit.
Yung simbahan o yung sinisimbahan natin, pero hindi naman yun. Kinakailangan natin makita yung pagkilos ng simbahan. Saan? Sa mga programang pangpastoral. Sa mga programang pangpastoral. Kasi sa atin, kumisa yung sense natin ulit, yung sense of church natin ay yung sisimbahan lang natin. Yung pagtulong lang natin ng ating tungkulin pag-araw ng Linggo at sa pagtanggap natin ng mga sakramento. Hindi. May mga pagkilos na yun na pinakulang, pagkilos tayo. Sa loob ng sipa, bakit? Kasi pinupuspos tayo ng Espiritu sa atin. Pinupuspos tayo ng Espiritu ng Diyos. Kaya, ito yung patuloy na ako na yung pinapakalala ko sa atin. Kaya po yung sana, yung namin yung kaagaya. Sabi ko natin, kasi yung komisya yung sense of church natin ngayon, kapag may misa lang, eh, sa mga religious, yan, pag may misa lang, hindi, may pastoral work na kinakailangan namin na bigyan ng pansin. At yung halimbawa ng ano, yung ating patuloy na pagay na nawa ng maging maami ng aming devotion ay yung aming panalangin sa mga sakit at sa mga nag-aalaga sa mga sakit. Bilang naging maami mo namin sa ating patuloy sa San Martin, yung sana po every Thursday na pagkakaroon sa mga sakramento sa altar. At pinakailangan natin ang panalangin. Sabi ko nga, pinakailangan natin na hindi lamang sa mga may sakit, sa mga nag-aalaga, sa mga may sakit, kung ganti mo sa mga medical practitioner. Sabi sa kanyang pater, ako'y nalulwa kasi bakit ngayon lang sa kunwari ko ng meron pa lang doktor na magang pera. Hindi na ba hindi ka magamot? Magkapera lang siya. Kasama rin ako sa iba pa na lang. Ito po'y bahagi na kung sa akin makita ko na, pero hindi naman niya. Katulad ng aming pagkaya. Kung isa po, pinapagkaya natin na tulad po yung mga ating migrante. Well, dito po sa Adelina, mayroon na utang group. Pero sana, may makarins mo sa ibang mga villages. Yung kung sana yung magpapagawa mo natin yung ulit, yung mga, yung grupo namin for cancer patients, support group. Ito po yung nangyaman sa mga pag-ibis. Marami pa rin kayo kung pwede yung magawa ng paraan. Kaya pag isa ka itong parang mga nangyayon, sabi ko natin ay patuloy nga mo ng paagaya na pinahayag na isang kapo sa dalawang pagbasa. Ay katulad nga mo ng isang katawan na may iba't ibang bahagi, may iba't ibang kayong karizan, may iba't ibang kayong karizan. Napakalakas ng kapangyarihan na ipinagkakaloob ng Espiritu Santo. Ba't hindi natin nakikita, particular sa ating simbahan, particular sa ating parokya? Kasi walang kumikilos. Sino kikilos? Ay di tayo. Tayo na pinupuspos ng Espiritu Santo na nawaway maging bahagi ng ating pagtulon, yung maging apostolo natin. Kasi kung isa po, hindi lang naman natin makakaya ng mag-isa. Kinakailangan ang pagkilos natin ulit sa pamamagitan ng isang grupo. Kasi ang grupo na ito, yung grupo na itinatag ng Diyos, ang kanyang simbahan. Ang kanyang simbahan. So ito po yung ating panalangin. Panalangin mo natin. So isa ko ba, sino pa yung mga nagaga at magmamahal sa parokya ni San Martin? Do you expect na yung mga taga-parokya na San Pedro Apostol ang magmamahal sa parokya ni San Martin? No? May sarili sila nun eh. No? Kaya sabi ko sa iba, sabi ko, yung iba kasi ko minsan ay nagsiserve sa ibang parokya, sabi ko, huwag kayong mag-serve nun, bakit? Aabawan mo ang trabaho yung mga tao na roon. Mayroong tao dun eh. Dito kayong mag-serve.
Kasi ito yung parawan ninyo. So, ang dating yung parawan, kung pinapunitan kayo, bakit hindi kayo tagalangin? Kaya na tayo nag-create ng parishes. Kaya tayo hindi walay sa Christ the name. Kasi bakit? Para pangalagaan ang ating parokya. Pangalagaan ang mga membro ng parokya. Para ano? Higit ng katulong para makasamayon tayo sa pangyayon ng Jesus. Malikot, gawin nyo ng mga alagad ko ang lahat ng bansa. Marami yung gagawin. Unless we let the Holy Spirit work in us. Marami tayong magagawa ang hayaan natin na tayo ay tunay na mapuspos ng Espiritu Santo bilang isang simbahan. Bilang isang simbahan ng lugar. Nang makita natin ay, ito, pinababayaran na ng Espiritu Santo. Kasi mayroon tayong mga maluwanan ng pagkilos na naman ay matugunan natin. Kaya ano po, no? Kumisan ang kapag mo, matubawa yung ating project natin doon sa floor. Bakit natin hinahanan yung sa pangkawag ng Diyos? Kasi bakit? We belong to this parish. Makita natin kung ano ba yung mga programa na inilalahan natin. At yung sakaling mang meron ngayon na iisip na ikabubuti ng ating parokya ay huwag kayong mahiya na mag-suggest at sumulong para sa ikabubuti ng ating parokya. Ang parokya ni San Martin de Porres. Kaya kung mag-isa na hindi ako natin, ha? Kung isa may mga dumalapit sa atin, pagpapapinag kayo, hindi naman ang permission. Yung kayong bakit na disipan si God, bakit? Ang hirap na hanapin ng ating simbahan. Kasi bakit nahirap pa natin? Hindi kayo rito nagsisimba. Kaya hindi nyo alam. Eh, hindi ko rin mag-isa masisisimba ko. Nasa sulok tayo eh. Nasa sulok tayo ng bilis. Pero, that is a minus factor. Pero, kung talagang meron tayong sense of the church, meron tayong tinatawag na pagmamahal sa ating parokya, hindi problema yun. Hindi problema. Kung nakalawakan natin yung pagkilos na sinasabi natin, nagkaroon na ba natin ang pagbaba ng Espiritu Santo sa atin. Na higit na nakikita saan? Sa lokal ng simbahan. At ano yung lokal na simbahan natin? Ang parokya ni San Martin. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga kapamilya ng sa lahat. Kaming gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, ngayon sa anak ng Diyos, Panginoon natin na nagkatawang tao siya na ng Espiritu Santo. Pinanganaman sa mga kapamilya, nagpulasan ako sa Diyos, pinanganaman sa Diyos.
makiyak sa langit, malulog sa kanan ng Diyos, makamangyayari sa langit. Lord, tumulang pa rin ito ang sulukong sa sabog ubay at namatay na tao. Sumama sa narayan ng Panginoon, Diyos Espiritu Santo, sa tala ng simbahang katolik, sa kasamaan ng mga dalal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkatuloy ng muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Iluminatin sa Ama, na isubo niya ang Espiritu Santo upang gabayan tayo sa ating kailangan at siya narinawa ang magsilbing kaakibat at gabay sa ating buhay. Buong pagtitiwala natin sabihin, Ama, puspusin mo kami ng iyong Espiritu. Ama, puspusin mo kami ng iyong Espiritu. Upang ang simbahan ng sambayanan ng Diyos ay makuspos ng Espiritu Santo upang magkaroon kami ng lakas ng loob at na mamuhay kami bilang mga tunay mong anak, manalangin tayo. Ama, puspusin mo kami ng iyong Espiritu. Upang ang mga namumuno ng simbahan ay pagkaroon ng iba't ibang biyaya ng mapaglilingkuran nila ang sambayanan ng naaayon sa turo ni Kristo, manalangin tayo. Ama, puspusin mo kami ng iyong Espiritu. Upang ang mga pinuno ng aming bayan ay gamitin nila ang kanilang kapangyarihan sa paglilingkod para sa kaunlaran ng bayan, manalangin tayo. Ama, puspusin mo kami ng iyong Espiritu. Upang ang mga misyonero ay maipalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan sa buong sanlibutan at ang lahat ng tao ay mananig kay Jesus, manalangin tayo. Ama, puspusin mo kami ng iyong Espiritu. Upang ang mga may sakit at may karamdaman ay mapanibalik ang kanilang sigla sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nagbibigay buhay, manalangin tayo. Ama, puspusin mo kami ng iyong Espiritu. Ama, namin na salam, pakinggan mo ang iyong sambayanan, nag-ibigod sa pagnanalangin. Isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo, hanggang kami ay magbago, katulad ng pagbabagong itinuloy mo sa mga alagad mo ng unang Pentecostes. Sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon.